iba talaga kapag may ari ka ng isang Honda. Lalo na kung guys, kotse ang pinag-uusapan dito ha. Lumalakas ang appeal, umaabot sa Stanley levels ang TT or double T. Oy, ano naman yung nasa isip nyo? Tikas at tindig ang sinasabi ko. Kapag naka-Honda ka, solid ang datingan mo. Kalsada pa lang, siguradong lilingunin ka. At kung paparada ka na, hindi doon nagtatapos ang laban. In fact, nag-uumpisa pa lang ang aksyon. Kapag tinapat na sa P ang kambyo, alam na. Ready ka na to pack, as in, park your car in the parking slot. Pero kung tutuusin, all around naman talaga ang Honda bilang car brand. Hindi na matatanggal ang imahe ng Honda sa F-boys mula fanboys hanggang sa family boys. Meaning, there's something for everyone, di ba? I'm Stanley Chi, your host for PhilCoches 11 Honda Cars You Can Buy in the Philippines. Bago ang lahat, like and subscribe muna sa PhilCoches YouTube channel. Paklik na rin yung bell icon para sa latest updates. Tandaan, PhilCoches is the number one car portal in the Philippines. If you want to join the Honda Club, aba, marami kang pagpipilian sa Honda. Oras na para ilagay natin sila Honda Spot. So ito ang 2021 lineup ng Honda Cars Philippines to our knowledge. Sa bandang sedans at hatchback muna tayo. Mabuti pa nga, ito na lang ang igarahin ninyo. Huwag na yung mga ini-stock nyo sa FB at Instagram. Manageable na ang size, hindi pa papalag kahit saan ang booking. Talagang masasabi mong, VTEC checked in, yo! Yung pinaka-affordable na model, ang Brio Subcompact Hatchback, starting at 601,000 pesos. Cute ang design, loaded pang features. May halogen headlamps, fog lamps at power folding side mirrors. Flexible ang seating sa loob for passengers and cargo with 7-inch touchscreen audio. 1.2 liter ang makina ng CVT ang kapares. Sigurado may matitipid kayo para sa room service, pang dinner date. Next is the all-new City Subcompact Sedan, starting at 848,000 pesos. Mas maangas na ang dating nito kumpara sa previous versions, lalo na yung RS na may piano black accents. You know what they say about going black? Once you go black, you never go back. What? Ang gusto ko sa exterior niya, may L. As in LED ang exterior lights para hindi sad boy sa dilim. Sisyo ang 5 occupants sa loob at 8 inches ang kargada nitong touchscreen head unit. 121 horsepower ang kaya ng 1.5 liter engine nito at laging may bagong proteksyon with 6 airbags. Meron ding Honda Jazz na napaka-formang hatchback with a base price of 918,000 pesos. Pogi ang design, parang inukit ang itsura. Sa loob, merong ULT seats, utility long and tall na super flexible, parang yung jowa mong contortionist. High-tech ang amenities, lalo na yung touchscreen na may cube interface para sa communications, streaming at navigation. Automatic pa ang aircon, pampapawi ng init. Ang makina nito, 1.5 liter iVTEC with econ mode para mas lalong kumuripot sa gasolina. Susunod syempre ang mukha ng Honda sa Pilipinas, the Civic Compact Sedan. 10th generation na, nakabase sa all-new Honda Compact Global Platform. Sa presyong 1,115,000 pesos, naka-fastback design, itsura pa lang, parang tatangayin na kayo. Kasyang-kasya ang 5 occupants sa loob. Hindi nyo kailangan mag-agawan ni Honey sa aircon dahil dual zone climate control. May Apple CarPlay at Android Auto pa. Power comes from a 1.5 liter turbocharged engine, kinakaya hanggang 173 horsepower. Take note, may remote engine start pa. In case hindi na kayo makapagpigil, naka-on na ang makina, kailangan nyo na lang sakyan. Ika nga ni Ate Shawi, sakay na. Ito naman ang pambato sa mid-size sedan segment, ang Accord with a price of 2,308,000 pesos. Na-review na nga pala ito ni Rep, the ultimate pack, pack bet lover. Tulad ng Civic, fastback rin ang design, mala jet plane ang cockpit. Parang gusto mong magsabi ng, this is your captain speaking kapag nakaupo kayo sa driver's seat. Walang problema sa bagahe with 573 liters of space at sisyo ang arangkada sa 1.5 liter turbocharged engine nito.
kung medyo pangkarera ang type nyo. Perfect ang Civic Type R. Nasa 3,180,000 pesos ang presyo. Hindi lang ito hatchback version ng standard na Civic. Performance-oriented talaga. Itsura pa lang, parang wala nang sasantuhin. Sa likod, hingleke ng backpack. Easy! Racing style ang front seats, namumutik-tik pa sa pulang interior. 2-liter VTEC turbo ang makina, sumisipa ng 306 horsepower at 400 Nm of torque. Sa 6-speed manual transmission nito, baka mapakambyo kayo ng di oras. Sa mga mahihilig kumambyo dyan, alam na. Pumunta naman tayo sa mga pamilyang SUVs, MPVs at vans. Yung pinakamura, ang Mobilio, starting at 895,000 pesos. Ito yung MU na masarap sakyan. Kasi MUV, multi-utility vehicle. Ang sleek ng itsura, mahaba at kasya ang pito sa loob. Isang kalabigyo lang. Tiklop agad. Ang upuan. Para mas marami kayong maisakay na gamit. Kahit puno, tuloy ang road trip sa 1.5-liter iVTEC engine with 120 horsepower at CVT. Long-lasting pa ang biyahe sa 42-liter fuel tank nito. Next, ang Honda BR-V. Tinaguriang 7-seat subcompact crossover starting at a price of 1,038,000 pesos. Gaya ng sabi ko, 7-seater din siya. Sporty ang datingan sa body cladding at skid plate. May pa-roof rails pa. Social. Maluwag ang legroom, leather seats pa throughout. Pareho ang powertrain ng Mobilio kaya hindi kayo mapapahiya sa biyahe. May dual airbags, anti-lock brakes at vehicle stability assist pa. Move up naman tayo sa HR-V subcompact crossover. 1,296,000 pesos ang starting price at napaka-stylish tingnan sa labas. Yung loob, elegante ang dating pero ready for action at the same time. 7-inch ang touchscreen with navigation na nakakonekta sa 6 speakers para enjoy ang limang nakasakay sa loob. Good for 142 horsepower ang 1.8-liter iVTEC engine. Multi-view ang reverse camera at bukod sa libang seatbelts, may 4 airbags, may ISOFIX anchors din ito. Tamang-tama dahil nasa batas na ang paglagay ng child seats. Ito ang isa pang sikat na Honda, ang CR-V. Starting at a price of 1,678,000 pesos. Facelifted version na ito, although hindi masyadong obvious. Alam nyo naman ang mga Hapon, minimalist. Kaya nga, maliit ang kanilang mga kotse. Pero hindi pixelated. Anyway, bukod tangi ang CR-V sa lineup na merong diesel engine bukod sa gasolina. Dalawa rin ang available transmissions pati drivetrain, dalawa rin. May Honda Sensing pa bukod sa standard safety features. Pang malakasang road trip, Honda Odyssey ka na. Nasa 2,298,000 pesos ang base price. Para kayong nakaspa on wheels. Yayamanin ang dating, lalo na yung loob. Captain's chairs ang second row. Saktong-sakto sa mga supladong tulad ko na ayaw mahawakan ng siko with matching footrest pa. Aba, pwede kayong magpa-mani-pedi on the go. 2.4-liter ang makina with 175 horsepower and 226 Nm of torque. Pero pino ang takbo para kayong dinuduyan sa ulap. Tad-tad pa ng safety features tulad ng multi-view camera, cross-traffic monitor, blind spot information system at smart parking assist. Kumbitin pa kayo, may paparating na bago. Pero chismis pa lang ito, yung Honda City Hatchback. Ni-launch na sa Thailand last year pero wala pang balita kung kailan lalabas dito. Puwet lang naman ang pinagkaiba sa city sedan pero sana kung dadating dito, bit-bit na yung 1-liter turbo engine. Uy, malaking bagay yun ha, pag malaki ang puwet. May next generation HR-V din, lalabas na sa February pero again, wala pang balita kung kailan dadalhin dito. Pero bago tayo magtapos, magbigay-pugay muna tayo sa Honda models na nag-move on na at nawala sa local lineup. Andyan ang Honda CR-Z, Sport Compact Hybrid. Wala na rin ang Brio Amaze na sedan version ng Brio. Hanggang first generation lang dito. Yung Honda Legend Executive Sedan, ayun, naging alamat na. Sayang yung 3.5-liter V6 engine niya with electric motors at all-wheel drive pa. Sabay pa silang nawala ng Pilot midsize crossover. 8-seater SUV naman yun.
pwedeng tulugan kapag hindi kayo nakapag-check-in. Pero kung namimiss nyo sila, baka may chance pa kayo sa PhilKotse used car section. Malay nyo, makakuha kayo ng maganda na deals for nostalgia's sake. Grabe! Ngayon, ako naman ang napapabilib sa Honda. Pag-iipunan ko yan para balang araw, maging F-boy na rin ako. As in, fast boy. For now, dito muna ako sa aking trusted VTEC, as in, VTECleta. This has been Stanley Chi for PhilKotse's 11 Honda cars you can buy in the Philippines. Tuloy tayo sa 200,000 subscribers for 2021, ha? Kita-kits sa next video. Bye-bye! Thanks for watching. Don't forget to subscribe to PhilKotse, the country's number one online car portal.